Boss Garage. Meron po tayong gagawin noon na cut-off machine. Puro po itong mga sira. Ito mga Kaboss Garage. Pangalan po nito ay Ingkong. Ay ito naman po ay Kawasaki. So pareho po silang mga sira. So unahin po natin buksan po itong Ingkong. Natin kung anong sira po niya. Itatry po natin na saksak. Ay ito ay bubuksan natin. Para makikita na po natin kung may lumilier dito sa may loob ng carbon niya. Dapat to ay hindi gaanong lumiliyag ang carbon niya. Dapat normal lang. Kunti-kunti lang ang liyag niya. So yun guys, sasaksak po natin. So makikita niyo po ay lumilib yung carbon niya. So ang duda ko dito guys, kasi karamihan ng ganito. Marami na akong nagawa na ganito na machine. Bubuksan ko natin to. Sigurado ito armature ang sira po nito. Pero guys, bago natin ito buksan, ay bumili na ho na now tayo ng pyesa ulit ang armature. So ito ko lang akin ng binuling pyesa. Nakabox pa po siya. Subukan po natin i-kabit to. So guys, bubuksan muna natin itong cut-off machine na to. Ito guys, ang kanyang sira. Dati na para siyang niremedyoan. So itong papalitan po natin ang armature niya. So guys, ito po yung dating nakakabit. Ito po yung bagong binili ho natin. So isa lang ang bearing ang nabili ko. Pupunin ko po itong bearing ito. Kasi bago pa ho itong bearing ito. Ito isa ay talog na. Ito pupunin ho natin ito. Silipad na ho natin dito sa bago. Mamit po tayo ng puller para mahugot ho natin yung bearing. So, nakuha na muna natin. So, ito yung mga Kaboss Garage, yung ating binili na armature. So, itong bago nito, pwede naman natin pagkalagay ng bearing. At isalpak na ho natin siya. Kabit na ho natin siya. Okay na ho siya. Sa akin naman po, na sa tagal ko nang gumagawa nito, so pag bumibili po ako ng bago na ganito, ay inuulit ko pong binabarnisan yung rewind. So ito po, kung mapapansin niyo po ito, ay malalaki po ang agwat niya sa loob. Pwede pong pumasok yung aribabang natabas na bakal, yung mga palang alikabok na bakal. Siyempre ito po, habang bumaandar to, ay nagmamagnet po ito. Oras sa pumasok po dun sa loob, dun na po magsisimula yung sira ng armature. So magmamagnet siya doon, habang umaandar, magagaskas-kaskas po yun, yung tanso niya. So ang gagawin po natin to, bago natin ikabit, hanggat bago pa po siya, dito meron tayong nakaprepare na barnis. Ginagamit naman pong barnis dito ay Remington barnis, pang electrical po yun. Huwag po kayong basa-basa magkakabit ng barnis. Hanapin nyo po siya ay Remington. Electrical barnis po ang tawag doon, Remington barnis. So ito guys, nalagdagan po natin yung barnis niya para yung kasulok-sulukan niya ay mapuno. Hindi po siya sumiksik doon yung mga aribabang bakal.
yun po ang nangyayari dito sa kabila na to. Yan, sa daming awang niya, nagsiksikan yung mga bakal doon. Kung binugahan ko po ito ng hangin, makikita nyo talaga yung lumabas yung mga bakal niya. So hindi na natin ito mararemedyuan, kaya bumili ko tayo ng bago. Sa inko naman po, ay napakadaling bumili po ng piyesa ng inko. Hindi kayo mahihirapan, pumunta lang po kayo dun sa service center ng inko, yung mga bilihan ng mga inko. Doon po, available po ito. Pasabihin nyo lang po yung model. Alam na ho nila yon kung ang ibibigay po sa inyong armature. Ito, magbabaris muna ho tayo. Guys, mga kabouts girls, kung mapapansin niyo po, ay kinagit na po yung commutator niya. So ito yung armature po na bago. So ito yung luma. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. Kasi pag hindi natin pinapalan yung electrical varnish, so madali na naman masira po itong armature. So ito, papakita ko sa inyo guys kung paano natin nilagyan na ng varnish para ma-pull. Talagang walang papasukan po ng dumi. Yun po ako nagpapatagal ng armature para tumibay at di papasok ng halita po sa loob. So guys, papakita ko sa inyo. Ito po yung dating armature niya. Kung mapapansin niyo po ito ay napakalalim. So dito po pumasok yung mga bakal na grinding. Diyan, nung inispray ako ng hangin na naipon dyan. Kaya kailangan po ang bago na ikakabit natin na ganito ay siguraduhin na natin na hindi na siya masisira. So guys, ito yung ating ginawa. Mapapansin nyo. Diyan. Ay sarado na po siya. Wala na po siyang papasukan na aribaba ng bakal. Pati dito. Yan. Ay silyadong silyado. Kasi yung karamihan ng mga binubuksan ko na original, lalo na yung Boost, Black & Decker, yung mga original na nabubuksan ko, ay nakasilyado ito. Silyadong silyado po yan. Wala talaga makakapasok ng alikabok. So yun guys, ginawa natin, ginaya rin natin. Yan. Para sure na hindi na masisira.
Kawasaki. Nagawa na rin po natin itong Kawasaki. So mga problema ho nila na, ang problema ho ito ng inko, ay nagpalito tayo ng armature. Ito naman pong Kawasaki, ay nagpa-rewind po tayo ng commutator. Kasi yung armature niya ay lupa. So yun po ang ating ginawa rito. So bago natin po in-assemble siya, kinik po natin yung mga bearing at saka yung mga grasa. Kasi sa isang machine, dapat malinis po ang grasa niya. Yung po ang nagpapakinis ng andar ng isang machine, lalo yung grinder. Lagi natin dilinisin yung grasa, lagi natin papalitan. Dahil siya ang sikreto ng mga gusto nyo tumaga ng gamit nyo. So guys, titestingin po natin itong inko. So yan guys, papakita ko sa inyo yung carbon. Dapat po hindi lumilib yung carbon dyan. Yun po ang normal ng takbo ng makina. So ito mapapansin nyo. Paandarin ho natin. Guys, tinesting ko sa inyo kanina na dapat hindi lumilib ang carbon ng isang machine paglalo ng cut-off. So ito guys, na-testing na ho natin to. Okay na ho itong inko. So, ito naman guys yung Kawasaki. Okay na rin po ito. Simple lang ito na hindi lumilib yung carbon niya sa loob. So guys, titestingin din natin itong Kawasaki. Andarin natin. So ito mga kabongs garage, ay nakayari na naman ho tayo ang dalawang cut-off machine. So dito kasi sa aking garage ay open ho silang magpagawa rito ng machine. Matanggap po tayo dito. At mga kapitbahay ko po at mga kapwa kong magagawa, nalalaman po nila akong gumagawa ay so, tumatanggap po tayo. Ito mga kabongs garage, okay na po ito.